Magsitayo na po ang lahat. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, 5 ng Hunyo, tayo ay nagbigay pagunita kay San Bonifacio, Obispo at Martel. Sama natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon kay narito sa loob ng Basilica Minor ng Itim na Nasyon ng Quiapo, kayong mga naugnay sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at ibang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo, lalo tigit na sa Ukraine at sa Sudan. Mga kapatid, sa aklat ni Tobit ay kanyang ipinapahayag na siya ay gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos kahit hindi katanggap-tanggap ng kanyang mga kababayan. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, ang ating Panginoong Hesus ay nagpahayag sa pamagitan ng talinghaga ng may-ari ng ubasan, ang hindi pagtanggap ng mga otoridad, mga punong saserdote at iba pang mga namumuno sa Israel sa kanya bilang Mesiyas. Kaya sa parabola o sa talinghaga ng ubasan ay kanyang pinapahayag na ibigay ng Diyos Ama ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan o ang tinatawag na ubasan para sa katubusan sa lahat ng taong sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo kung minsan ay dahil sa ating kahinaan ay hindi tumatalima sa kalooban ng Diyos, sumusuway sa Diyos at nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa maing Pinoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Napalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo mga kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapapangyarihan, ang martir na si San Bonifacio
ay makatuwang nawa namin sa pagdalangin upang ang pananampalatayang inilhad niya sa kanyang pagsasalita at nilagdaan ng kanyang dugo. Itinigis ng mga ayaw maniwala ay aming mapangatamanan at mahihayag sa ginagawa namin araw-araw sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Tobit. Sa buong buhay ko, akong si Tobit ay nagsumikap na mabuhay ng matapat sa kalooban ng Diyos. Inugali ko ang pagkakawang gawa at naglingkod ako sa aking mga kamag-anak at kababayan na kasama kong napatapon bilang bihag sa Ninive, Assyria. Nang makabalik ako sa aking tahanan sa piling ng aking asawa at anak, ay panahon ng pagdiriwang ng Pentecostes, ang pista ng 7 linggo, at hinandugan nila ako ng isang masarap na salu-salo. Nang makita kong nakahain na ang masarap na pagkain, tinawag ko ang aking anak na si Tobias. Anak, ang wika ko. Humanap ka rito sa Ninive ng kahit sinong dukhang kababayeng nating tapat sa Panginoon. Dalhin mo siya rito at nang makasalo ko. Daliin mo, hihintayin kita. Lumabas nga si Tobias upang humanap ng makakasalo ng kanyang ama. Ngunit bumalik ito agad at sumisigaw, "Tatay! Tatay! Bakit? Anong nangyari, anak?" tugon ng ama. "May kababayan tayong binigti at itinapon sa palengke," sagot ng anak. "Dahil sa narinig ko'y hindi na ako makakain. Halos patakbong iniwan ko ang hapag. Pinuntahan ang bangkay at dinala ko sa isang kubling pook upang ilibing paglubog ng araw. Matapos kong gawin ito, nagbalik ako sa amin, naglinis ng katawan at kumaing nalulumbay. Noon ko nagunita ang pahayag ni Propeta Amos sa mga taga Bethel. Ang inyong pagdiriwang ay magiging pagdadalamhati at ang inyong kasayahan ay magiging panaghuyan. Nanangis ako. Paglubog ng araw, lumabas ako at humukay ng paglilibingan at ibinaon doon ang bangkay. Sa ginawa kong ito, pinagtawanan ako ng aking mga kapitbahay. Ang sabi nila, "Hindi ba nadala ang taong ito? Ipinadakip na siya para patayin sa ganito ring kasalanan. Ngayoy, naglibing na naman." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad na siya may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana ang kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag, kahit na madilim, taglay ay liwanag. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Ang mapagpautang, nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay,
siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhat ng lahat. Tayo'y kaniyang iniligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga iskriba, at matatanda ng bayan sa pamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. At binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan. Binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari, nagpupunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayun din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring pupuntahin sa kanila ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, halikayo, patay natin. At nang mapasa atin ang kanyang mamanahin, kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon. At ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwel ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao kahit hindi nila siya inano
at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nasa ikawalo tayo, sa ikasiyam tayo na linggo ng ordinaryo o pangkaraniwang panahon. At ang ating pong tema ay tungkol sa katapatan, pagiging tapat. Ang isang tao, upang siya ay tapat at namuhay sa katapatan, siya ay totoo. At hindi lang totoo, nagpatotoo. At hindi lang nagpatotoo, ay kanyang ibinahagi ang daan tungo sa katotohanan at katarungan. Dito po natin dapat tingnan ang ating mga pagbasa. Ang ating unang pagbasa ay mula sa aklat ni Tubit, unang bahagi. At ito yung nagpapahayag na si Tubit ay nagsumikap na mamuhay ng tapat sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang kanyang katapatan, una sa lahat, ay ginawang siya pang pinagtawanan. Ibig sabihin, hindi tinatanggap ang mga taong matapat, ang mga taong matuwid, ang mga gumagawa ng mabuti. Sa halip, ay pinagludahan pa siya. Kaya sinasabi pa sa unang pagbasa na muntik na siyang patayin dahil sa kanyang ginagawa. At hindi daw nadala, inuulit pa niya ang paggawa ng mabuti. Kung minsan ang paggawa ng mabuti ay pinagdudahan dahil ang akala ng iba, ang taong ito ay may selfish o tinatagong interest bakit ginagawa ng sagayon. Pero hindi nila alam na mga taong tapat ay mapahayag sa kanyang katapatan sa paggawa ng mabuti. Kaya sinasabi sa ating Salmo ngayon, 111, na mapalad siya na may takot sa Diyos, na ang Diyos na may magandang loob, ang Diyos ng kabutihan, ang Diyos na umaasa na tayo rin ay tumatalima sa Kanya sa pamamagitan ng pagiging matapat at gumagawa ng mabuti. Sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, Versyo 1 hanggang 12, ang ating Panginoon ay sumagot sa mga otoridad. At sino po yung mga otoridad? Una, yung tinatawag na religious authority, ang punong saserdote. Pangalawa, yung may mga kaalaman tungkol sa batas. Ito yung mga eskriba. Pangatlo, yung mga membro ng Sanhedrin, yung mga kagawad, yung mga kongresista o assemblymen na tinatawag nilang matatanda ng bayan, elders. At ito yung mga political na otoridad. Ang mga political na otoridad at ang mga otoridad sa relihiyon ay nagpapairal ng kanilang mga panindigan, ng kanilang mga pamamaraan at ng kanilang karakaran, na kung saan hindi nila katanggap-tanggap ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat siya ay nagtuturo ng katarungan, ng katotohanan, ng kabutihan. At ang kanyang ipinapahayag ay ang pagtuturo sa kanila
na lahat ng mga naasaad sa Torah, Torah ibig sabihin, mga aklat ng kautosan, ay isang buhay na may pag-ibig, una sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Ang Torah o mga kautosan na kailang pinapairal ay dahilan din na hindi katanggap-tanggap ng mga pinuno na nasa templo at pinuno nasa politika ang mga propita, sapagkat nagtuturo din ng katotohanan at ng katarungan at ng paggalang sa karapatan at sila'y tapat sa Diyos. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpahayag sa pamamagitan ng talinghaga ng ating Panginoon ng kasaysayan ng kaligtasan sa Israel, na kung saan sinasabi ni Propeta Isaias, Kapitulo 5, Versikul 1 hanggang 7, na ang Israel ay isang taniman ng ubas, uubasan. At ang Panginoong Diyos ay nagtanim ng napakaganda na puno, ngunit nagbunga ito ng hindi maganda. Ibig sabihin, hindi tumatalima at sumasang-ayon ang mga namumuno sa templo at ang mga namumuno sa gobyerno. Kaya nagpadala ang Panginoong Diyos ng mga propita. Isa-isa silang inuusig, pinahirapan at pinatay ang iba sa kanila. At pinadala na ang kanyang bugtong na anak. Walang iba ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngunit ito'y patayin din nila, sapagkat nagtuturo din ng katotohanan. Ayaw ng mga nasa gobyerno na mapahayag at mabulaslas ang kanilang mga sikreto na sila'y mga kurakot at ang dinidipinsa lang ay ang kanilang sarili at ng kanilang pamilya. Kaya pinapatay rin ang ating Poong Hesus Nazareno. Dito sa ating ebanghelyo, itinutuwid ng Panginoon ang mali na kalakaran ng mga namumuno sa reliyon at ng namumuno sa pamahalaan. At kanya pong sinasabi ano ang kanyang otoridad nung siya'y sagkain at tinatanong, ano ang otoridad mo na ginagawa mo ito? Dahil tinanong siya ng ganito, bago itong ating ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 12, tinanong ng mga otoridad sa ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 11, Versyo 28, bakit mo ito ginagawa, anong otoridad mo? At ngayon, ang simple ang sagot ng Panginoon, ito yung talinghaga sa ngayon, na mayroon pong tatlong kahulugan nito. Una, ang tunay na otoridad ng Panginoong Hesus, siya ang tagapagmana sapagkat siya ang anak ng Diyos na Ama. Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 12, Versikulo 6. Pangalawa, ay kanya pong ipinapahayag ang kamalian ng mga nasa otoridad, ang kanilang pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Nasa versikulo 3 hanggang 8 ng ating ebanghelyo ni San Marcos Kapitulo 12. At kanya pong dinidipinsa ang pagtuturo at ang otoridad ng mga propita. Versikulo 2 hanggang 5 ng ating ebanghelyo ngayon ni San Marcos Kapitulo 12. At pang-apat ay kanyang ibinulgar, kanyang sinasabi ang katotohanan na nagmanipulate, nagkaroon sila ng pagkontrol ng kanilang pamamahala, nagkaroon sila ng mali na interes na gusto lang manatili sa posisyon upang ipagtanggol ang kanilang pamilya, upang
ang mga maliliit na siyang laging biktima ay siya lang patayin upang itigil ang pagpahayag ng katotohanan. Sa ating ebanghelyo ngayon, ano ba ang nakikita ninyo na larawan at mensahe para sa atin sa ngayon? Ito ba'y nangyayari din sa atin? At kung nangyayari sa atin, kanino tayo pumanig? Kay Kristo ba na pinatay dahil sa katotohanan at sa katarungan at sa pagpapairal ng buhay ng pag-ibig? O sa mga interes ng mga namumuno na mali? Ikaw, kanino ka? Kay Kristo o sa sinusuporta mo na mga gumagawa ng kamalian? Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, may pagninilay sa hamon ng Panginoon sa Ebanghelyo tungkol sa tungkuling mamunga. Ilagay natin sa harap ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga namumuno ng simbahan naway makatanggap ng liwanag, kalakasan at pag-aalay sa tungkuling paggabay sa mga sumasampalataya sa panahon ng kagipitan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang ating pamilya, naway bigyang pansin ang diwa ng panalangin upang mapuno ang ating mga isip ng kapayapaan at kasiyahan na magmumula sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Tayo naway mamunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan sa ating buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Ang mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit, naway huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng kanilang dinaranas na pagsubok at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Yaong mga namatay, naway makatagpo ng lugar sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kalugod-lugod sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, ang iyong anak, ang aming bugtong ang batong tinanggihan, tinatanggap namin siya ng buong puso at may pananalig naming itinataas sa iyo ang aming mga kahilingan. Ningnam ito sa magitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Amin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugita ang martir na si San Bonifacio, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa kapagpatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kalanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na si San Bonifacio ay parangalan. Siya ay kapanag naming may panindigan na ikaw ay pihayag kahit siya ay mamatay sapagkat minarapat mong kanilang matularan ng iyong anak na naghahain ng siling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa namang helsi siya awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagugunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal, ang makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayunin naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay, tuling pagkabuhay ng anak at nalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Bonifacio, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Oh.
Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilay sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo yung mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. You are my hope and my strength. Guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you. My heart, you are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin, Jesus, my Savior, my Lord.
Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 hanggang 7 years old. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, records staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa pagunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang ay humingi na iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal sa pagsasalo, sa pagkabuhay at tagumpay ng anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo nalit sa loob at sa labas ng Dambanan Itim na Nasyon ng Quiapo kayo minaugnay sa pangitan ng iba't ibang social media platform na pospusting sa iba't ibang paraan na naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church pagparan kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon pagparain kayo ng Pong Isus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ang katapatan ay siyang panawagan ng Diyos para sa atin. Naway tayo maging matapat dahil ang Diyos ay mabuti at tapat. Ang Diyos ay tumatawag sa atin. Maging saksi gaya ng mga propita sa mga hindi kaya-aya na mga pangyayari na dapat nating baguhin at ating ipagsasaksi ang buhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon na ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga may bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, nahigmas niya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kilingan ang kanan, nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito na may maalala ng pangako nun sa binyag na ikaw ay naiibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humay kang taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulualhati ka namin.